Okay, magandang gabi mga katestek. Sa video ito, tuturo ko sa inyo yung tamang pag-splice. Meron po kasi tayong 16 na splicing techniques. Tulad nito. Napakita ko sa inyo. Una, ipapakita ko sa inyo yung rat tail na tinatawag natin o yung madalas natin ginagamit pa nag-splice tayo. Ginagamit pa na ito madalas sa pag nasa junction box o kaya pag nasa mga lugar na masisigip. Ito yung madalas na ginagamit, yung rat tail splice. After nun, ituturo ko din sa inyo yung tamang pag-detail. Simulan natin yung mga testet. Magamit tayo ng dalawang uri ng wire. Dalawang kulay lang. Para mas ma-identify natin yung tama. Para mas mabilis natin makikita yung kung saan papunta yung detail nyo. Pero yung totoong part na to, wala naman po siyang supply. Splicing lang po yung ituturo ko sa inyo. Simulan natin. Itong size po pala ng wire na to ay 3.5 THHS. Stranded. Okay? Balatan natin mga testek. Okay. Ito yung mga testek. Ito na siya. Ito yung tamang pagbabalat po. Electrical knife. Basta palabas po sa inyo yung kutsilyo o yung knife. Okay. Tapos, palagi mo yung titingnan, i-check yung wire. Dapat po, wala siyang gasgas or malalim na sugat. Kasi pwedeng maputol yung wire na yan. So, splice na natin siya mga atastek. Pwede kayong gumamit nito or kamay muna. Since wala naman siyang supply, kamay muna ang gagamitin natin mga atastek. Okay. Rat tail, kaya siya tinawag na rat tail kasi kung titignan nyo naman, ganyan lang siya, pinulupot lang. Then, ayusin natin gamit ang splice para mag-lock siya o mahigpitan. Okay, mahigpit na siya mga testek. Diba ito matulis to, yung dulo, putulin natin siya mga testek. Pa natin ang plies para pantay-pantay. Okay. Ganyan na siya mga testek. Pantay-pantay na siya. So, tape naman po. Tamang pag-tape ng wire na ganito. Splicing. Ganito po siya mga testek. Kahit anong gamit yung electrical tape, walang problema. Basta yung application kung paano siya iti-tape, yun ang mahalaga. Okay, unahin natin siya dito mga testek. Dito talaga siya inuuna para mag-compress tong part na to. Then, tape na. Dire-diretso lang mga testek. Hanggat maaari, tapat tatlong patong ng tape. Ito, tatlong patong ito bago siya mag-move. Okay, ganyan. Nandito na tayo sa dulo mga testek. Pag nasa dulo po, yung iba, tinutupi lang ito. Makikita nyo. Kaya may butas siya, tinutupi lang ganyan. Mali po yun mga testek. Ibe-bend nyo siya papasok. Pag ganito. Okay, nakita nyo. Then, saka nyo siya ipulupot ulit. Yan. Ganyan lang po, pabalik ulit. Kahit isang balik na lang mga testek. Ayan. Okay, ganyan na po siya. Then, putol. Okay. Okay, yan na po mga testek. Yan po yung una sa ating 16 na uri ng splicing method. Splicing technique. Okay, maraming salamat po. Sa susunod ko naman pong video, tuturo sa inyo yung susunod na uri ng splicing. Salamat mga testek. Bye-bye. Lab-lab na lang ako dali. Okay na ba? Hindi ko lang, hindi ko pa alam. Oh, no. Pindutin mo muna isa. Hindi!